my channel. Ngayon naman po ang didiscuss natin sa video ay pinag-isipan ko ito mabuti dahil may mga nagtatanong kung halimbawa, kumuha ako ng isang magkakasal sa net, maghahanap ako ng solemnizing officer, paano ko po malalaman kung siya po ay scam or hindi siya legit? So, eto po, kailangan ma-prove nyo po kasi na ang marriage po ninyo ay talagang mangyayari at mairirehistro. Yun lang po yung habol ng taong nagtatanong. So, sa mga nagtatanong, paano ko malalaman kung legit yung naging wedding ko? Ito po, may mga factors po kayong kailangan tignan. Ito po ay 9 factors na i-discuss ko po sa inyo. Okay, ang una po, kailangan po kasi may senomark kayo both parties. So, si couple, si groom, at si bride, pareho may senomark. Ang senomark po ay pagkakaintindi na kayo po ay never been married. Nakalagay po yun mismo doon. Ang senomar po, nakalagay din pangalan ng parents nyo, birthday nyo, at saka kung para saan ang purpose ng seminar, like sa marriage purposes, gano'n. Yan po, pareho dapat kayo nakapagsubmit niyan. Pangalawa, meron po bang consent ang parents ninyo? Halimbawa po, kayo po ay under ng advice, which is 22 to 24, consent 18 to 21, meron bang parehong pirma ang magulang? So, isa rin po yan sa kinoconsider. Pangatlo, ang inyo po bang solemnizing officer ay may authority magkasal? Hanapin nyo po yung lisensya niya. Pang-apat, yung po bang inyong marriage license ay hindi pa lumalagpas ng 120 days? So, kailangan ma-sure nyo po yun. Saan po yung nakalagay? Okay, sa first page po, di po ba may receipt kayo na pinagbayaran ninyo ng marriage license? Meron po sa pangalawang page na may sealed ng local registry. May nakalagay po doon na registry number, sa taas po na may validity date. So, check nyo po yun. Mula saan kayong date pwede magpakasal hanggang sa anong date lang kayo pwede magpakasal. So, yun po yun. And then, number five na tayo. Ang number 5 naman po ay present po si couple. Ibig sabihin si groom at si bride nandun. Gaya nga po, ngayon naririnig nyo may pinopropose po ang ilan na baka pwedeng Zoom na lang or non-appearance na lang po kasi nga po because of the, eto po, pandemic. Pero yan po ay pinag-aaralan pa po. Wala pa po tayong ganyang batas. Kung kayo po ikakasal, kailangan po ang presence nyong dalawa. Andyan kayo, nakikita kayo mismo nung kinakasal. And then, ito pa, declaration of marriage. Ibig sabihin, tatayo ang solemnizing officer, kayo po ay i-declare na kayong dalawa ay mag-asawa na. Of course, after niya na nasuot na niya yung sing-sing at nagkaroon na kayo ng vow. And then, hindi po valid ang kasal niyo kung wala kayong naging witnesses. So, kailangan may pumirma po at least 2 witnesses. Pwede po bang dagdagan? Pwede naman po. Kaya lang kasi nga po ngayon, medyo nakakaproblema lang po kasi because of the pandemic, pag maraming tao, mas mahirap. Okay, at least 2 po. Pwede na po yan. And then, pang number 8 natin, meron po dapat kayong kopya. Yung kopya po, na mismo kinasal kayo, may isang copy kayo nun. Pero minsan, ang ginagawa naman ng solemnizing officer, antayin nyo na may register, saka po kayo nagkakaroon ng kopya. Yung kopya nyo naman po na yan, yan po yung basihan ninyo sa pag-order nyo naman po sa PSA ng kopya ng marriage contract nyo. Okay, papaliwanag ko lang po yung pang-9. Ang pang-9 po, usually po, 4 po yan. Kapag kayo kakasal, may 4 kayong pipirmahan. Isa goes to you, goes to the solemnizing officer, goes to the local registry, at yung panghuli ay goes to the PSA office. So, yan po. So, 4 siya. Kaya huwag kayong magtaka, ba't ang dami-daming pinipirmahan? Hindi lang po yun, ha? Bukod po yun sa pipirmahan nyo na yun, dapat ang witnesses po, 4 din po ang pinirmahan niya. So, kung nakapirma po yung ikakasal yung couple, dapat nakapirma din po yung mga witnesses. So, walang blanco, kailangan i-check po lahat yan. So, ayun po. Bakit siguro yung nagtatanong po sa akin, medyo kinakabahan kung kukuha siya ng solemnizing officer na magkakasal, baka daw maloko siya, o di kaya hindi mairehistro, hindi kaya baka naman hindi daw legit yung makuha niya. So, yan po, hanapin niyo po yan. At ang panghuli, nagdagan ko na, pang-10 na to. Okay. Kailangan po ang kasal niyo
ay i-follow up nyo po ito sa magkakasal. Within 15 days ng wedding, alam po, kinasal po kayo ng July 1. So, dapat hanggang July 15 na i-rehistro na yung kasal. Walang reason para hindi ma-rehistro siya. Bakit po? Magiging invalid na po siya within 15 days. So, ayan. Bali, 10 pala yun. Yung dapat natin tandaan. Paano nyo malalaman na officially valid ang kasal ninyo? Kailangan siyang ma-rehistro. No matter what, na kumpleto ang requirements ninyo, kung hindi rin siya ma-rehistro, okay, hindi po rin siya talaga valid. So, sayang lang yung pinagpagura nyo, pera na inilabas ninyo, tapos kumpleto kayo doon, mahal sa buhay nyo nandun, lahat naka-witness, so, kawawa naman. So, yun ang magiging effect noon. Okay, ayan. Ayan na po yung ating 10 na reminders na dapat yung tandaan. Kung legit ba ang ginagawa ninyo, legit ba ang kausap ninyo, at legit ba ang magiging kasal ninyo. So, iwas scammer tayo, kaya nilabas ko po itong video na ito. At kung may tanong kayo, pwede kayo mag-comment sa baba. Kung may gusto po kayong i-input, pwede rin naman po. Mga wedding coordinators na kasama ko, may gusto pa kayo dagdag, okay din naman sa akin. Wala problema, lahat po yung didiscuss natin. Please share and like. Hit the bell button and subscribe para naman maging subscriber na po namin kayo. We're reaching 1K subscriber. Tulungan niyo po ako na maka 1K tayo. At lahat po ng yun ay ibabalik namin sa inyo. Gagandahan pa po namin ang aming mga videos para makatulong sa inyo. Tandaan niyo po, ito ay free lang na natututo tayo. Hindi niyo kailangan magbayad ng malaki. So please subscribe. Thank you so much.